guys, good day, welcome to my channel. Ngayon po ay i-compare natin yung Kucoin at saka Git.io, kung anong difference nila in terms sa pag mag-trade tayo, no? Kung sinong mas yung tinatawag nating best na trading platform. So, tara na, umpisa na po natin. So, first po is i-open natin yung Google Chrome. Kaya lang na ano ko na siya. Bali, punta tayo sa Kucoin. May naka-ano na kasi yung Kucoin ko. At saka yung git.io, no? Kasi i-compare natin yung sa pag-trade kung sinong mas mabilis at saka yung ano lang kasi sa trading kasi may i-ano natin yung price, no? So dapat mabilis siya, no? Pag nag-trade. So punta tayo sa Coin Market Cap, titingnan natin. Medyo nag-down ngayon yung crypto, no? So especially yung mother of all crypto, no, yung Bitcoin. So expect natin na magda-down din yung mga ano, no, yung mga altcoins or tinatawag nating alternative coins. So ito nga, nag-down nga sila. So ang Axie, tingnan natin kasi ang Axie yung ano, no, medyo para sa akin magandang ano to yung Axie token. So iti-trade natin sa Axie, tingnan natin kung sinong mas mabilis. Example, ito yung price na kukunin natin, 66.36, no? Dati ano na to, 90 na to, no? Kaya lang nag-down yung Axie Infinity. So i-compare natin, no? So start na po tayo. Dapat nasa trading account yung dapat i-trade natin. So ito yung USDT natin. Then magbili tayo ng Axie. So since may Axie na dito, so iti-trade natin, trade to USDT. So kasi magbili tayo ng Axie plus Axie. Then may ano pa, password. So market tayo, and then after sa market USDT, so 100% muna. Then since may 53 USDT tayo, ito yung mababay natin, no? So buy. So yun guys, no, madali lang, tingnan natin kung naka-buy na ba tayo. Balik tayo. And then refresh muna natin. Dito ang refresh sa Kucoin, no? Yun guys, no, naka-buy tayo ng Axie Infinity. Parang segundo lang yata yun, no? Ilang segundo ba yun? Pero dito sa git.io, tingnan natin, mag-buy tayo. Tingnan natin sa spot account.
So may account tayo na may USDT tayo na 38, no? So ibabay natin ng aksi. Buy tayo ng aksi or ano bang gusto niyo na na token, kahit anong token, no? So let's say okay, trade tayo. Pwede din dito mag-trade, no? Trade. Pwede din dito. Trade tayo. Tapos search natin yung AXI, EXS kasi yung ano niya. So press natin. So nandito na. Then i-press natin tong balance. So nag-appear na siya, 0.586 yung mabili natin, no? So buy na tayo. Order. So may password. Okay. Yun. So nakabuy na tayo. Okay, nandito na oh. Buy. So tingnan natin, no? Kung automatic ba siya. So ang sa ano, ang sa git.io, pwede lang ilipat-lipat lang natin yung pag-refresh. Pwede sa funds overview muna. And then lipat na naman sa spot account. Oh, medyo natay na actually na kabili agad tayo. Pero actually guys, no, yung experience ko dito, medyo ngayon okay, oh, nakabili agad. So kasi dito sa git.io medyo mabagal siya talaga, no? Ngayon, medyo na timing lang talaga ngayon na medyo mabilis siya, pero mas mabilis talaga dito sa Kucoin, no? Based sa aking experience. Kaya dito ako nag-trade, no? Especially pag sa crypto kasi crucial kasi pag ano, kasi oh, ang dali lang mag ano, no? Maglipat sa value niya, no? So kaya mas maganda yung mas mabilis. So sa base experience ko, ito yung mas mabilis yung Kucoin, no? So yun ang kaibahan nila guys, no? Medyo mas mabilis talaga yung Kucoin kumpara sa gate.io. So pag nagti-trade kayo, piliin nyo lang yung Kucoin, yung ano ko, yung i sa suggest ko na trading platform. So yun lang po guys, no? I hope nagustuhan niyo yung video. Thank you for watching po. God bless.